Hi guys, welcome back to my channel and sa araw na ito ay pag-uusapan natin yung multo. Ikaw ba'y naniniwala sa multo? Kasi mula August 1 hanggang August 29 is tinatawag nilang Ghost Month. Yun yung sa ano ata yun sa Chinese tradition or yun yung mga ano nila na August 1 to August 29 is a ghost month. May mga dalang swerte at malas daw yung ghost month na ito. So, may mga tips ako para makaiwas po tayo sa malas o sa mga sumpa. Ako po hindi eksperto at ito lang po ay aking sariling opinion at sa aking pananaliksik, char, ito daw po yung mga bagay o mga tips para makaiwas sa mga malas. Gusto nyong malaman, guys, yung mga tips ko para makaiwas sa mga sumpat, mga kamalasan natin sa August. Please keep on watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa bagong video ko. So, yung unang tip ko guys is maglagay ng asin, isang baso o isang yung maliit na bowl na asin sa labas ng bahay at kailangan yung gagamitin yung rock salt, hindi yung iodized, hindi yung pino guys, kailangan yung malalaki talaga. Pwede ngayon yung malalaking asin talaga na buo. Ilagay mo siya sa labas ng bahay nyo para ano daw yon para makaiwas sa malas at hindi makapasok yung mga hungry ghost na tinatawag nila. And next tip, bakit asin? Kasi yung asin guys ay nagtataboy ng malas. Yung asin ay nagtataboy ng malas sa ating bahay at para hindi papasok yung malas sa bahay natin, maglagay po tayo ng bawang sa ating bahay, sa bintana, kung saan nyo pwedeng ilagay na yung daanan ng tao yung para hindi makapasok yung malas sa bahay natin o yung hungry ghost na hindi sila makapasok sa bahay natin kasi yung amoy ng bawang ay ayaw ng mga hungry ghost. Ayaw nila ng amoy sa bawang kasi matapang, ganun. And tulad, yung bawang ginagamit din natin yan, yung halimbawa yung nagbubuntis ako, ginagamit ko din yan, yung bawang para pangtaboy sa mga aswang, ganun. Kung naniniwala kayo dyan sa mga ganyan, ako guys, naniniwala ako sa mga aswang. Although, di ko pa sila nakikita in person. So, yun yung tip number 2, yung bawang ilagay sa bintana o kung saan siya ilagay na parte ng bahay nyo para hindi makapasok yung ghost o yung hungry ghost sa bahay nyo. Hindi makapasok, hindi ka, yung bahay nyo hindi pasukin ng malas. Ganon. Yun yung guys, kailangan yung maraming bawang kahit sa yung sa bowl o sa bowl yun lang ilang. And tip number 3 guys, may mga bahay na tahimik ganun, pero isa sa mga bagay na nagtataboy ng mga malas o para makaiwas sa malas ay mag-ingay. Kung meron kayong TV, speaker, kung ano man dyan, magpa-music kayo, magpa-sounds kayo. Kasi ayaw, pag maliwalas yung bahay, pag masaya yung bahay, hindi papasok yung hungry ghost o yung ghost sa bahay. So yun guys, yung kung may speak kayo, magpa-music kayo, wag masyadong tahimik. Kasi yung tahimik, yun yung doon yun papasok yung mga negatibong energy o yung mga hungry ghost doon sila aatake sa iyo at wag na wag magpatay ng ilaw sa bahay. Kung pwede sa gabi wag kayong magpatay. Kung may mga taong mahilig magpatay ng ilaw sa gabi kasi mas gusto nila madilim, pero wag kayong magpatay ng ilaw sa gabi guys, or panatilihin yung maliwanag ang bahay niyo kasi pag sa
pag yung madilim kasi doon na-attract at nagiging mas powerful yung mga hungry ghosts or yung mga ghosts, so doon sila aatake, doon sila mas agresibo pag madilim yung bahay, pag yung bahay malungkot, kaya kailangan yung bahay nyo ay maging maliwalas, kailangan maging masaya, yun, kaya magpa-music kayo, TV, kailangan mag-ingay, yun. Sa loob yun ng og sa buong August, buong August, guys, kasi from August 1 to August 29, yun yung ghost month, tinatawag nila na hungry ghost, yun lang, maging masaya sa bahay, yun, magbukas ilaw, music, yung normal na, yung maging masaya tayo, kasi pag malungkot yung mga tao sa bahay, doon yung nagiging agresibo, guys, yung mga ghosts o yung mga masasamang espiritu sa paligid. Yung mga music kasi, yung mga ingay ay nagtataboy sa mga hungry ghosts, guys. Kung nagtatanong kayo kung ano yung hungry ghosts, yung mga hungry ghosts, guys, yun yung mga espiritu na namatay sila ng bigla, yung may mga unfinished business sila, yun yung namatay sa yung bigla ang pagkamatay, yung aksidente, yung hindi mo alam, yung mga biglaang, yan, yung aksidente, yun yung mga biglaang namatay, ganun. Yun yung mga namatay na ano, yung hindi pa tapos yung mission nila dito sa ibabaw. Yun yung mga tinatawag na hunger, yun yung tinatawag na hungry ghost, guys. Bumabalik sila dito kasi may gusto silang balikan. Yun yung tinatawag nila na hungry ghost. Yun, kung ako naniniwala ako sa mundo kasi doon nararamdaman ko na meron talaga, na ako nararamdaman ko, papa ko, guys, yun. Eh, wala na kasi papa ko. Siguro yung papa ko may unfinished business pa siya, kaya bumabalik siya. Although hindi ko nakikita yung papa, though hindi ko nakikita yung papa ko, pero nararamdaman ko siya. At ito yung mga tips, guys. Ang pagsusuot, pang ilan na ba to? Pang-apat. Ang pagsusuot ng kulay na pula ay Ang pagsusuot ng kulay na pula ay nakakaiwas ng kamalasan. Hindi habang buhay, guys, ah. Ang pagsusuot ng pula ay nagiiwas ng kamalasan. Hindi naman mula ulo hanggang paa ay magsuot ka ng pula. Pwedeng magsuot ka ng bracelet na may kulay pula, o yung pants mo pula, medyas mo pula, pwede kahit anong suot mo na may kulay, kahit isang kulay na pula lang. Pwede yung lipstick mo kulay pula tulad nito, do hindi siya masyadong pula, may pagka bright ata siya. Kahit anong pula ay nagtataboy siya ng kamalasan, guys. At nasa sa inyo yun kung maniniwala kayo. Ito lang ay aking sariling opinion at aking pananaliksik, at sa aking mga pananaliksik at sa aking panonood. Ang sabi nila, ang pagsusuot ng pula ay nakakaiwas ng kamalasan, at yung kulay na pula ay ayaw na ayaw ng mga hungry ghosts. Tapos yung pangtaboy ng kamalasan, guys, ay magsuot ng kung may bracelet kayong kulay black, isuot nyo siya. Yung mga marbles, yun yung, guys, kulay black, magsuot kayo noon kasi nakakataboy siya ng kamalasan. At kung may mga black kayo na bato, yung parang marbles din siya, pwede rin siya ipasok sa bulsa o dalhin nyo kahit saan. Nakakapagpataboy yun, guys, ng kamalasan. So, siguro yun lang yung, guys. Siguro sa tomorrow, i-explain ko kung ano yung mga dapat ialay sa mga hungry ghosts. Kasi yung August 15, yun yung pinaka grabe na aktibo sila, lalabas sila para
puntahan, kung ano dapat nilang puntahan, yun guys, may mga inaalay doon. So, yun lang yun guys. Ito ay mga ano lamang ay aking mga nalalaman at nasa sa inyo pa rin yun kung maniniwala kayo o naniniwala kayo sa kamalasan, sa mga swerte sa buhay natin, nasa sa inyo pa rin yun. And yeah, thank you guys, thank you for watching. Sana ay magustuhan nyo at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. And yeah, and naniniwala ako guys sa ghost. Do hindi ko sila nakikita, pero nararamdaman ko sila guys. And yeah, have a good day guys, and God bless us. Thank you very much, and thanks for watching.